kasi na po talagang taglagas. Tingnan niyo po yung mga kulay ng mga puno. Paganda na ng paganda. Sarap po tignan na, no? Napakalinis kahit saan papunta. Papunta ng gubat. Papunta sa Kaplastika. Papunta sa city center. Kahit saan. Napakaayos ang daan. Inaayos ng gobyerno. Pag may konting sira, talagang inaayos po agad. Hindi na yung masang social media pa. Bago maksyon, no? Kaya bago mag-eleksyon, buo pa yung kalsada, ginigiba na, di ba? Napakaganda. Ang gustong-gusto ko po talaga yung spring, summer, tapos ito pong mid-autumn, itong taglagas. Napakaganda po kasi ng mga puno. Pero pag winter, okay lang naman po. Kaya lang, hindi tayo masyadong makaporma dahil, syempre, alam niya na, sobrang lamig. Ang ganda ng puno. Birch tree po yun. Yung mga nagpapalit ng kulay, mostly mga birch tree. Pero yung mga pine trees, hindi po forever green. Pero yung mga birch trees, yan po. Saka yung Atkinson berry yung tree, nagpapalit po. Magandang araw po mga kabay, welcome sa Pinilang Anak. May ayan, taglagas na po, nakikita po ninyo. Parang ang hirap po maghanap ng kabuti kapag ganito yung mga dahon nasa ground. Pero ako naman po, syempre, pagdating sa lalamunin, alam na alam ko po yan. Just stay tuned, pakikita ka po sa inyo. Ito. Closer po, closer dito. Ayan, napakalaki. Giant Chanterelle. Napakaganda diba? Yung bangis ko po, ano? Yung bangis ko talagang nagko-compliment po sa nature kung ganong bangis maghanap ng mga malalamon sa kagubat. Just hold on, meron pa. Ayan. Napakagaling. Just four pieces. Ang lalaki na. Lalaki ng kabuti talaga pag ang taglagas. Sige, hanap pa po ka ng mga harabat. Diba? Hindi nyo po masasabi na may kabuti dahil sa mga dahon. Pero ayan po. Bangis ko talaga. Ano? Ang laki. Santa Rosa, tatlo. Oh, galing ko, no? Sa bahay ko na lang lininisin. Para pag ganito po, okay lang na. Sa bahay linisin kasi. Eto, hindi naman po nag-absorb ng mga... Oh, hindi favoritong dapuan ng mga insekto. Dahil malamig na rin. Ang lalaki, oh. Ah, diba? Ayan, mayroong orange birch bullet. Ah, soft na. Lay tayo. Laki.
pa rin yung ice. Marami pa rin pong taong pumupunta po dito kahit ordinary days kasi naayos, lalo pinapaganda. Ito po, libre puntaan po ng mga tao. Ay, yun ako. Medyo malalim po ang tubig ngayon dahil umarang po kumulang po ng mga nagdaang araw. So I am 100% that we could get some species of mushrooms, you know. For those who challenge me to speak in English, I'm giving you the table. Let's move on. Ano po, nakakatawa po, family. Di na po kita po mukha nila, okay lang mukha ko ng video. Start na po silang mag-grill, mag-picnic. Nakakatawa po, no? Kaya hindi po mababoring yung mga tao dito. Kasi kahit winter, pwede po pumunta dito, nililinis po talaga ng gobyerno, lalo na yung mga daanan, para ma-enjoy po any season of the year. Ayan, kita po tayong sheep polypore. Ay, darayan. Ay, pwede pa. Galitin na natin. Yun. Mas maganda gawin yung kamay. Gamitin yung kamay. Ito, sarap po ito. Ito po yung masarap buhanin, yung yang. Dali lang po, ang dami na ako ng kuchilyo. Para mas malinis ko ng maayos. Ito. Pag malamig na ganito, alam ko, walang masyadong uulihan. Kasi malamig ang panahon, yung mga insekto, nagtatago na. Nakaipon na sila ng mga pagkain. Ang guy naman na nag-iipon ng pagkain. In fairness ha, hindi tayo nabokya ngayon. Dahil mayroon ako nakita ng mga slices na may namanguha. Kasi nag-uulan, kaya pagtubo ng mushroom, hindi pare-pareho ng oras na may uulo. Yun.
medyo challenging po talaga ang paggawa ng kabuti pag autumn kasi para siyang mga dahon yung kulay niya rin. Yan po mga kabayan, masaya na po sa nakuha po natin yung kahit sandaling oras na po tayo dahil magagabi na alam niyo naman sobrang busy sa buong araw at gagawa po tayo ng masarap na putahe at recipe sa ating mga naharbat na kabuti. Tara, samahan po ninyo. Sino naman po ang hindi mawiwili na hindi pumunta rito? Libre, malinis, may peace of mind. Ay, pati buong pamilya masasama. Sobrang kaka-relax po, no? Ito po yung presyo ng mga kabuti sa shop. Itong oyster mushroom, sabi wala naman pong nakikit sa pinag ibang variety po. 16 euro and 90 cents. Ito naman pong winter chanterelles na nakuha po sa South dati. Presyo po, 30 euro per kilogram. Imagine yung bunin niya, di ba? Mahal na mga kabuti. Tapos ito naman pong button mushrooms. 6 euro lang po kasi ano naman po ito eh. Cultured. Pinatutubo. Ito madalang patubuan. Kuha po ako nito para sa ano natin, lulutong recipe kasi sarap po ito, maliliit. Tapos ito, napakaliit lang po na bote na chanterelle. Yan lang po, napakaliit. 28.54 per kilogram at isang gato po, 10 euro na. Pero pag binenta po yung sa approach, Diyos ko, baka 5 times po ang presyo. Siyempre dito po sa Finland nakukuha, diba? Kaya dito po eh, mahal po. Siyempre, company ginagastusan ng packaging, transportation, fuel, or mga trabahante. Kaya isipin din po natin yung mga presyo, di ba? Yan, dito na po tayo, linisin na po natin. Isipin po ninyo, no, kung gaano kaswerte po ng mga tao po dito sa Finland. Tuwing from summer to fall or autumn, meron po silang makukuhang pagkain sa kagubatan, magtatanim. Kaya ang gutom dito, napaka-imposible. Tapos may trabaho at wala eh. Imagine po ninyo, trabaho o wala, may suporta sa gobyerno, yung mga bata, libre pag-aaral. Kaya kung gusto nyo pong makaipon dito, siyempre ako, bilang isang Pilipino, nagaling po sa humble beginning o nakaranas po ng kahirapan sa buhay, talaga yung pagtitipid isa po sa hindi naman yung sobrang kuripot, isa po sa makakatulong para makaipon. Yung isipin nyo kung ano yung mga mas importante kaysa sa gusto, di ba? Siyempre kapag nakakalabis-labis ka, mabibili mga gusto mo. Itong chanterelle, isa rin po sa gusto ko pong linisin na kabuti. Ito po yung kabuti na medyo amoy kabuti talaga. Imaamoy nyo yung aroma ng kabuti. Ito okay lang at medyo dry. Gasa ko naman po yan eh, bago ko iluto. Kasi ganyan ito, satisfying yung paghihimay. Diba? Imagine po ninyo. Ewan ko ba? Pag kumuha po talaga ako sa gubat, nakita niyo naman kung paano kong rin ayusin yung kinukuhaan. At kailangan pa tinatabunan para yung mycelium o yung pudla ng kabuti
mag-stay sa ground. Actually, spreaded na po yung sa ground para hindi ma-expose sa araw. Kasi pag ma-expose po sa araw po yun, ang naging dry, hindi na po tutubo yung ibang kabuti. Yan po yung tinuturo ng mga nangunguha ng kabuti. Pero nga po ditong course sa pangunguha ng kabuti. Kasi iba gustong-gusto po talagang ng mga kabuti. Marami po ditong vegetarian o vegan na gusto talagang pag-aralan yung pagkuha ng kabuti. Kaya may mga courses. Nagulat nga po ako dito eh. Kasi this is, di ba sa atin sa Pilipinas, yung mga mason, yung carpentry, talagang by experience po, di ba? Dito pinag-aaralan. Yung pag-aaral po nila bilang isang carpentero, totoo lang po, nasasaklaw din po parang yung ibang parte ng pagiging arkitekto. Kaya mga carpentero po dito talaga. Napakagagaling. Sa Pilipinas naman, siyempre, kahanga-hanga yung mga carpintero. Kasi father ko, carpintero, hanga-hanga ko sa diskarte. Yun naman, ipagmamalaki natin yung diskarte, di ba? Experience yung, yun, yung determinasyon na pong hanga-hanga sa atin. Ito, nagpo-form po ng ganito ang, actually, hindi po talaga gantong kalalaki ang shantan. Hindi po gantong masyadong malalaki. Mostly, ganito lang po siya. Ganito, yung size niya. Nagiging ganito po kapag healthy po yung lupa at hindi po na nasasalanta, hindi na dadaanan. Talagang lumalaki po ng maganda. Kabuti. Perfect timing po tayo kasi itong nakuha po natin siya ang tira sa harapan. Hindi pa siya nadadry o nararat o nabubulok. Alam niyo po yung mga kabuting puti na malalaki. Tumutubo po sa giniikan. Yung giniikan po yung pinagtabas sa ng palay o yung pinagtanggalan ng palay. Yung matangkay ng palay. Pag nabasa po ng ulam po yun, di ba? May tutubong mga kabuti na kulay puti. Nakakain din po yun. Pero ingat-ingat po. Ito sa tuwing gagawa po ko ng video ngayon, sinasabi ko po na wag po kayong magbaka sakali na kumuha ng kabuti. So, ito lang po kahit na nakaranas po kayo ng gutom. Siyempre, buhay po ngayon eh. Talagang maraming sakripisyo. Huwag po kayong kukuha ng mga kabuti na hindi nyo po sigurado kasi nakaranas kayong gutom, baka kayong paikasawin ang buhay po ninyo. Di ba? Huwag kayo nang mamali sa buhay. O, huwag kayong magbabaka sakali pag hindi nyo alam. O, ito yung kinukuha ni Pinilang Abeka. Ito siguro yun. Huwag po. Mas ganda po, nakikita ninyo, niluluto, kinakain din. May magtuturo po sa inyo. Hirap po kasi magbaka sakali. At ito naman pong sheep polypore. Napaka-firm po nito, matigas po. Pero pag niluto po nito, ito, para po siyang, ito yung puti ng itlog na hard-boiled, yung talagang masarap na makunat po natin. Tapos yung lasa, meron para din siyang ano, mild chicken na ang lasa. Parang manok din. Maganda po itong nakuha natin. Walang uod, malinis. Ito kailangan po talaga hinihiwa. Hindi ka tulad ng shanter kasi ito firm. Hindi nakagagamit ng sanggalan. Hindi naman ganun katalim po itong kutsilong ginagamit ko eh. Pangkabuti po talaga. Hugasan ko po muna itong mga kabuti eh, para matanggal yung mga malilit na insect sa kayo malilit na tumi. Ayan, malinis at hugas na po. Ang gagawin ko po dito, ipiprito ko po. Semi-deep fried para mas masarap. Ang technique po dito para hindi ma-overcook kapag medyo mainit pa lang po yung mantika sa akin lalagay kasi mamasa-masa po itong mushroom na hinugasan ko. Pero hindi hinugasan, pwede ko pong ilagay sa direct na mainit na
mantika. Pero mas maganda po yung ganito para hindi siya masyadong over crispy. Dahil yung gagawin po natin dito ay creamy stew. O, di ba? Habang piniprito po natin ang mushrooms, lagay po tayo ng bacon chips dito sa another pan. I-crispy lang po natin itong bacon. Ang palasa sa ating gagawing creamy stew. Ito po ay Finnish dish. Puno po dito sa Finland sa pagluto po ng masarap na mushroom. Ayan po yung sinasabi ko na hindi po natin i-overcook yung pinirito natin, pero may lambot pa po siya. O, di ba? Ang purpose po nito para medyo mabawasan yung strong taste ng chanterelle at saka mas masarap kainin. At saka yung chipotle pork madaling maluto kasi pag ginisan nyo po yung chipotle pork, nagre-release po yun ng maraming liquid. Yan, napakatagal din po lutuin. Kaya pag piniritong ganito po, mas napapadali. Ayan. Golden brown na po yung bacon. Ganun po sa akin yan. Slightly golden brown. Hindi naman sobra. Lagay ko na po itong bawang at sibuyas. Sibuyas na po po dapat gamitin para mas masarap. Mas malasa po kasi yan eh. Isa lang natin ang maayos. Ayan po. Golden brown na yung bawang. Hindi na po ako naglagay ng additional na mantika kasi yung bacon, nagre-release na po yun ng mantika saka ng alat. So, ang gagawin po natin pag finished version, hindi po ino-overpound o hindi po masyadong maalat. Yung simple lang po talaga lasa. Lagay ko na po itong button mushroom. Lagay po natin. Medyo i-golden brown din natin. Hindi ko na po pala i-golden brown po yung button mushroom. Gusto ko na lang yung gisa, ganyan. Kasi pag golden brown to po, uurong masyado. Hindi po masyado masarap yung lasa. O kuluntoy. O, di ba? Napaganda po na resulta. Yummy, yummy. Gigisa ko po ng maayos po talaga lahat. Lagay po natin ng carrots at patatas. Isa lang po natin ng maayos din. Lalagay po ako ng konting tubig para lumambot po yung patatas saka yung carrots. Lalagay ako ng konti lang na asin. Kasi yung bacon din ang po ganun kaalit yung nabili ko. Chinik ko po yung packaging. Hindi pala siya oversalted. Depende po kasi sa alat talaga eh. Lagay po tayo ng paminta. Ito, itong lalagay ko po, cayenne, o cayenne pepper. Ewan ko po kung ano tamang pag-pronounce. Depende po sa kaligayahan po ninyo. Lalagay po ko. Optional naman po ito. Gusto po may konting spiciness o chilliness. Lagay po natin mabuti. Pag maglalagay po kayo ng mga spices na okay ng mga pampalasa, luin po ninyo para yung flavor ma-absorb po ng bawat isa. Patpan po natin kasi palalambutin natin yung patatas sa carrots. Simmer lang po natin to ng 15 to 25 minutes. Ayan. Ito na siguro yung pinakamatagal na recipe sa pagluto ko ng kabut. Pero syempre, ang finished po talaga maingat sa pagluluto po ng mga nadugas sa gubat, hindi mga nakukuha po sa gubat, talagang inaayos po nilang pagluluto kasi minsan sineserve po nila sa restaurant. Actually hindi, pag season po ng kabuti, usong-uso po yung pagsiserve sa restaurant. Nilagay ko na po yung binarito nating chanterelle at chipotle pork, just hold on. Kinukuha ko lang po dito sa rep yung cream. Meron po yung cheese cream. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream at cheddar cheese. Masarap po cheddar cheese ang gamitin ninyo.
para mas malinad lang. Tingnan natin ang buti. Malambot na naman yung patatas sa carrot. Hindi ko na masyadong haluin kasi madudurog. Pwede lang po ah. Imagine po ninyo, di ba? Kahit hindi ko naman po lang dyan ang button mushrooms eh. Kasi po sila nilalagyan po talaga nila kung ano pa pala pwedeng ilagay na kabuti. Pag sinabi nilang mushroom stew in thick cream. O, oh, di ba? If you expect mo, maybe ibang mushroom yun. Or wild mushrooms in thick cream. In cheesy thick cream. Ay, social pa rin yung gano'n. Siyempre, pag nilalagos mo, nagalag mo eh, dinugas na kabuti. Dinugas na kabuti. Ano, wild? Ano ba yung wild? Sa Tagalog. Mabangis. Ayun, bagay na bagay pala sa akin. Mabangis na kabuti. Sa kesong, basta Tagalog ng cream. Tagalog ba ang cream? Basta mabangis na kabuti sa makesong cream. Ah, yung nagluluto, mabangis. Bagay na bagay pala sa akin talaga ito. Ito hindi na po natin tatakpan. Kailan po natin kumulo at ready na po ang ating cheesy cream mushroom stew. Kain na ba tayo? Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa panunod kasama sa amin. Naman po tayo naway safe po ang lahat. Pag po tayo magsasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa family po sa amin sa araw na ito. Ang bawat isa po ay ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo at lahat sa kanilang susamin. Masasya na po, nakabonit po ako kasi kanina binuksan po yung bintana para mabalita po yung hangin sa loob. Malamig po eh. Sana po natin. Napakabango. Pwede din po kayong gumamit ng all-purpose cream tapos cheddar cheese. Napakasarap. Pwede rin po kayong gumamit ng itong baked kanin pero gusto po yung ganito lang. With rice, pwede po yan. Ang ganda na pagkakaluto natin sa kabuti, sa button mushroom. Hindi siya nangaluntoy. Buong buo pa rin. Puta yung orange juice 100%. Totoo. Hindi ginawa flavored yung orange. Lasahan ko yung cheese. Hindi ko alam kung anong cheese ang ginamit dito. Sarap. Sarap na itong button mushroom. Ano natin itong chanterelle sa itong chipotle. Parang na po kumakain ng kamay kasi wala na po siyang amoy kabote sa kayong lasang kabote. Napakasarap. Sarap din po kung meron din kayong tinapay. Ako, yung sour dough na tinapay, makunat-kunat. Okay, French bread. Tapos, papahid niya dito. Winner na winner.
Magustuhan po ito ng mga kaibigan kung pupunta ngayon. Dali, umirit pa po tayo ng isang serving na lang. Konti lang. Paksak. Ito pong Chanterelle. Kahit yung research na po. Napakamahal po nito. Pag binenta po sa ibang bansa, o mahal. Parang meat, lasang karne na siya. Ito siya ang tarer. Saka itong sweet polyp ko. Iba po yung lasa ng ano, button mushroom kapag fresh, masarap. Mm. Paano po, bago pa tayo matapos po sa salamatan, pumunta natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po sa lahat ng biyayang binibigyan niyo po sa amin. Kung papalagal lang po ng bawat isa kalikasan, wala pong magugutom. At ibabalik po ng kalikasan sa tao ang pagrespeto po. Kayo na po ang bahala po sa amin, sinusukulan po namin sa inyo lahat sa kalinang susabihin. Paano po, maraming maraming salamat po sa inyo oras dahil sa pinilakalak. May basa lang po tayong positive vibes, good vibes. God bless at po lagi magandang araw. Laban lang!